Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon po, gagawa tayo ng chicken na puto pao. At lalagyan natin ng salted egg and cheese sa toppings kagaya ng nakikita nyo sa picture. So, hindi ko nababanggitin kung sino nag-request nito kasi ang dami pong nag-request. At ngayon lang po ako gumawa nito. So, bago po tayo mag-start, kung di ka po nakasubscribe, click mo po ang subscribe at ang notification bell para palagi ka pong updated sa lahat ng mga bago nating recipe. So, ito po yung gagamitin natin sa paggawa ng palaman, filling. Yan. So, lutuin na natin. Kailangan natin dito ng cooking oil. So, yun. Ang gamit natin na cooking oil ay olive oil, pero kahit anong cooking oil ay pwede naman po. Kunti lang kasi hindi pwedeng marami yung oil na excess kasi gagawin nga natin siyang palaman sa puto. So pag mainit na po yung mantika, lalagay natin yung bawang. So, 2 cloves lang po yan ng garlic. Kasi, 200 grams lang yung ating chicken. Yan, nilagay ko na rin yung sibuyas. At kapag nag-golden brown na ito, ay pwede na natin ilagay yung chicken. So, yan, ganyan lang. Lagay natin yung soy sauce. 2 tablespoon lang po yun ng toyo. Then, 1 tablespoon ng asukal. At naglagay din ako ng ground black pepper at laurel leaves. Pero buo lang yung laurel leaves kasi para mamaya tatanggalin natin siya. So, maglalagay din ako dito ng tubig para mas lalong malambot at maluto yung ating chicken. So, pag matuyo na yung tubig na yan, it means luto na yung ating chicken. So, kung gusto mo po na parang paste yung itsura ng ating palaman, maglagay ka ng 2 tablespoon or 1 tablespoon na cornstarch. Ako po di ako naglagay. At ngayon naman, gawin na natin itong puto mix. Yan. Yung mga sukat po ng ingredients na yan ay susulat ko na lang sa description nitong video na to. Lagay tayo ng tubig. 1 cup po yung tubig na yan. Hinay-hinay lang yung paglagay ko. So, yung flour po na gagamitin ko ay 1.5 cup, pero mamaya ko ilalagay yung isa. Kasi tinatansya pa natin yung mixture natin kung malabna o malinaw. Then, 3 tablespoon po na olive oil. So, pwede kang maglagay ng vegetable oil, coconut oil, or melted margarine, or melted butter. Yun yung mga pwede mong ilagay dyan. Supposed to be, di na po ako maglalagay ng egg dito sa mixture ko, pero parang hindi siya ganun kaganda na wala siyang egg. So, ayan. Maano pa siya. Malabnaw pa siya. Kaya ilagay natin yung 1/2 na all-purpose flour. Bali po, 1.5 na lahat ng ating all-purpose flour. Haluin natin siya ulit. Kasi yung kanina ay masyado pang malabnaw pag 1 cup lang. Kaya gawin natin 1.5. 1.5 cup ng all-purpose flour. So, sa mga magtatanong po kung pwede yung cake flour, pwede naman po yun.
Ayan, sabi ko nga kanina ay dapat di ako maglalagay ng egg kaso itong mixture natin mukhang kailangan niya ng egg. Kaya naglagay po ako ng isang itlog. Ayan, ihalo natin. Ayan, maganda na yung mixture na nagawa natin. Kumpara sa itsura niya kanina. Kaya hindi pa natin itinuloy. Ayan. Again po, yung mga ingredients po, yung kumpletong listahan ng ingredients at sukat ay makikita nyo po sa description ng video na po. Ayan, naglalagay na po ako sa mga puto molder. Ang gamit ko po ay large. So, ganyan yung itsura kapag walang cornstarch. Ganyan yung itsura ng palaman. Hindi siya sama-sama. Hindi siya buo-buo. Yung salted egg saka cheese. Ang gamit ko po na cheese ngayon, kaya isinasabay ko na sa pag-steam ay keso. Pag yung edin cheese po ang gamit nyo, dapat ilalagay nyo siya after 8 minutes. So, depende na po sa inyo gaano karami yung gusto nyo ilagay na palaman. Kung marami kayong nagawang palaman, pwede rin maraming ilagay. Pero kung di ganun karami, ay okay lang naman na konti lang po yung palaman. Ito kasi para lang naman to sa 13 pieces na large na puto pao. So, ang bentahan po ng puto pao ay 10 pesos to 12 pesos, depende sa kung saan ang location mo. So, dito po sa Cavite, 10 pesos ang bentahan. Sa Manila, may 15 pesos, may 12 pesos. So, ganun po. Yan, tuloy-tuloy lang natin hanggat sa palagyan natin lahat ng puto molder at habang ginagawa natin to, dapat nagpapakulo ka na po ng tubig sa steamer kasi kailangan bago mo isasalang yung puto ay kulong-kulo na po yung tubig ng steamer natin. So, ang cooking time po is 10 to 12 minutes. After 10 minutes, i-check mo kung luto na ba siya, wala nang basa-basa. Toothpick test lang. Kung wala nang basa-basa, 10 minutes lang. Kung meron pang basa-basa, gawin mo na pong 12 minutes. So, ilagay lang natin dito sa ating steamer. Rice cooker lang po yung gamit natin. Kasi, konti lang naman itong ginawa natin. Ayan. Tapos, always cover po ng cloth ang takip. So, ito na po yung nagawa natin. Napaka-perfect po niyan ng ating puto. Actually, pangalawang salang na to. May nauna na kanina. So, medyo pasingawin muna natin ng konti yung init bago natin ilipat dito sa platong paglalagyan. Ayan. So, ito na po yung ating finished product. Ang ating chicken, puto pao, na may cheese and salted egg. So, pwedeng-pwede pong panghanda sa New Year, pwedeng-pwede pong pang-negosyo, pwedeng-pwedeng pang-almusal at pang-merienda. At kagaya po ng lagi nating ginagawa, ay ibubuksan po natin para makita nyo ang loob ng nagawa nating puto pao. So, malaki po yan. Ang laki niya. Kasi po large ang molder. So, ganyan po yung itsura. So, pwede kayong magdagdag ng palaman, pwede rin magbawas.
So, yun lang po. Maraming salamat po sa panunood. At huwag po sana nating kalimutang i-subscribe ang aking channel.